Game, nakapag-ipon na ulit ako ng energy. Pero, kalma lang dapat tayo. So, pangilang video ko na ba to? Pangalawa, no? So, nabanggit ko nga nung unang video ko na isa akong OFW dito sa South Korea. May isang taon na ako nagtatrabaho dito bilang isang factory worker sa isang textile company. Dumating ako dito November 15, 2022. Isa ako sa mga maswerteng nakapasa at mapili para makapagtrabaho dito sa South Korea. Siyempre, hindi lang swerte, no? Sa totoo lang, pinaghirapan ko rin naman talaga. Sobrang hirap kasi ng ano eh. Pinagdaanan din naman namin bago makapunta rito sa South Korea. Hindi rin naman biro talaga yun. Teka lang, throwback muna ako. 2017, umuwi ako galing Taiwan. Dapat retired OFW na ako. Wala na talaga akong bahala ako mag-abroad nun. Sabi ko yun yung huling beses na mag-abroad ako. Tapos naalala ko pa, 2018, may nabasa pa nga akong post nun na ano eh. Madali lang naman daw makapag-Taiwan basta may pambayad ka sa agency na placement fee. Sa akin, para sa akin, nakaka-trigger yun eh. Parang nakakabwisit yun. Yabang naman ang dating na ito. Parang sina-challenge niya. Eh, syempre, kauwi ko lang nun. Galing Taiwan nun. Pero okay lang naman. 2020, dumating na yung pandemic. Fast forward na tayo. Yun na. Syempre, lahat tayo naapektuhan ng pandemic. Bukod doon, unsustainable na yung pagtatattoo ko dahil medyo humigpit. Bukod doon, ang dami na rin competition. Pero nagawa ko pang magbukas ng tattoo shop nung kapal na mukha ko. Eh, no? Experience na rin, syempre. Negosyan eh. Pero yun nga, binitawan ko din kasi madadagdagan na yung anak ko. Bukod doon, talagang unsustainable. Parang isa na lang yung natitirang paraan para makasurvive pa. Parang naisip ko na lang, parang kailangan pa talaga mag-abroad. So no choice. Sige, register tayo. Kaso, during pandemic days, atras lahat ng application namin nun. Fast forward, January 2022, nag-post yung DMW na makakasama ako sa exam para sa March 29. Mula January hanggang March, may tatlong buwan ako para mag-prepare sa exam nun. Yung tatlong buwan na yun, promise, sinulit ko talaga yung pagre-review nun. Pero ang ginagawa ko lang nun, kada araw, walang main test, gigising ako na madaling araw ng umaga, siguro mga alas 5, hanggang alas 7 yan. Ginagawa ko lang yan, magbabasa, magkakabisado, magsusulat. Tapos susunod na review ko yan, ulit bago matulog. March 29, 2022 yan yung araw na hindi ko talaga makakalimutan. Yan yung araw kasi nakapasa ako ng exam na hindi ko talaga ini-expect dahil sobrang limited yung time na meron ako para makapag-aral, mag-memorize, magbasa, magsulat. Yun. Wala pa akong teacher nun. As in, literal na self-study lang tsaka YouTube lang pinakagabay ko lang nun. Pero pinalad ako makapasa. So fast forward muna ulit. Gusto kasi mag-stick sa topic. Sa totoo lang, napakadaming nangyari bago ako maabot dito sa South Korea. Pero puputulin ko muna yung kukwento ko lang siguro sa ibang pagkakataon. Anyways, dumating na sa punto na nagtatrabaho na ako dito sa South Korea. Actually, unang araw pa lang, akala ko talaga ang hirap ng trabaho dito. Pero kahit pa paano, naging smooth naman. Napakalaking adjustment na, especially sa pagkain, sa culture, sa mga galaw nila dito. As in, nakakapanibago. Siyempre, nasanay ako sa Pilipinas na kahit tanghali gumising, okay lang. Tapos ngayon, kailangan ko na naman ulit bumangon araw-araw ng umaga. Pakiramdam ko na, natrap na naman ako sa sitwasyon. Siyempre, na ayoko, na labag sa gusto ko. Pero wala eh, kailangan natin i-appreciate. Masasabi ko, swerte na rin pala talaga, no? Kasi kahit pa paano, libre naman yung dorm namin. Libre wifi, kuryente, tubig, kape, gatas. Libre kami. Hindi alam, wala kaming overtime. Pero okay lang. Nasanay kasi ako sa Taiwan na 12 hours yung pasok namin araw-araw. Tapos halos tatlong beses lang yata day off namin sa isang buwan. Ayun, kaya hinanap-hanap din siya ng katawang ko. Portable na rin ako sa work ethics ng mga Koreans dito, grabe. Pali-pali pala talaga. Talagang asing pag oras ng trabaho, paspasan talaga. Diyan kasi sa Pilipinas, di ba, kapag komportable na tayo sa trabaho, nakakagawa na tayo, nakakaisip na tayo ng paraan kung paano pumetics. Dito, hindi. Trabaho talaga eh. Ngayon, na-adapt ko na yun. Kaya sa tingin ko, kaya tuwing Sabado Linggo talaga nag-iisip pa ako ng paraan kung paano pa ako magiging productive. Eh. Parang nasanay na yung katawan ko na may gusto pa akong gawin. Eh. Kaya nga ito, nagsimula na ako mag-vlog bukod sa gumagawa pa ako ng mga short form content. Yan, parang gusto ko lang may gawin pa ng may gawin. Parang nasasayang oras ko pag wala akong ginagawa. Eh. Meron pa nga yung Sabado Linggo, di ba, day off namin, tapos holiday ng Monday. Pag ganun tatlong araw, parang nakaka-boring. Eh. Parang gusto ko na ulit pumasok ng Monday. Eh. Kaso, syempre, holiday, walang pasok. Nga pala, dapat itong video na to, sa outdoor to eh. Kaso naisipin ako dito na lang kasi timing ngayon eh, negative 5, ang hirap mag-record kapag nasa labas ng kwarto, Diyos ko po. Masaya na malungkot gumala dito sa South Korea.
Masaya, syempre, ibang ambience, ibang amoy, nakakatuwa, sarap sa pakiramdam. Yun nga lang, medyo mabigat din kasi syempre parang gusto ko kasama yung pamilya ko na nakikita nila yung nakikita ko. Kaso syempre, hindi. Sarap mag-ikot-ikot dito, masaya. Isa sa mga pangarap ko na babalik ako dito sa South Korea, hindi na bilang OFW, bilang turista na. Syempre, kasama ko na pamilya ko. Daming activities dito, bawat city, daming pwedeng gawin. Kaya, saya sa pakiramdam din. Mahaba-haba pa naman yung kontrata ko dito sa South Korea, kaya marami pa akong update na pwede pa yung ibigay. Marami pa akong, kaso siguro sa susunod na video na yun. Yun nga pala, isa pa yung hindi ko pa nagagawa. Hindi pa ako nakapag-research ng ending ko, kaya siguro, ganda na muna ulit ha.